Ang pinakahinahangad ng isang boksingero ay ang titulo ng pagiging kampiyon sa kanyang dibisyon. At ang lahat ng nagiging kampiyon ay binibigyan ng sinturon o championship belt. Isa sa nakakuha ng napakaraming championship belt ay ang ating pambansang kamay na si Manny Pacman Pacquiao. Pero alin ang pinakamahal na championship belt ni Manny Pacquiao? At paano ginawa ang mga belt na ito? At bakit napaka-espesyal na mga ito? Iyan ang aalamin natin. Pero bago yan, ay huwag mo namang kalimutang i-like ang video and subscribe to my channel. Pakishare na rin po, pindutin mo na rin ang notification bell button para di ka mahuli sa kwentuhan natin. Salamat! Subscribe! Napakaraming pag-aaral at pananaw kung paano nagsimula ang boxing sa mundo, kung saan ito nagmula at kung anong bansa ang unang nagpalaganap ng boxing. Pero dito muna tayo sa katotohanan na isinulat sa mga libro at kasaysayan. Noong taong 1910, isinilang ang WBA, World Boxing Association. Ito ang unang organisasyon na namahala at nagpalaganap ng international boxing sa mundo. At ang boxing championship belt na ibinibigay ng WBA ay gawa sa black leather, gold-plated ang mga metal ng 24 karat gold, nagtitimbang ng 3.6 kilogram. Nilalagyan ito ng mga special stone, emerald at diamond. Depende kung gaano ka-special ang magiging kampiyon na magsusuot nito. At dahil sa pagdami ng mga magagaling na boksingero, noong taong 1963, itinatag ang pangalawang organisasyon na mamamahala sa boxing sa mundo, ang WBC o World Boxing Council. Si Jose Sulaiman ang president at founder nito, ama ng kasalukuyang presidente ngayon ng World Boxing Council na si Mauricio Sulaiman. At ang championship belt na ibinibigay ng WBC ay gawa sa green leather, gold-plated ang metal ng 24 karat gold na may gold coins. May mga diamonds and emerald din, depende kung gaano ka-special ang champion boxer na magsusuot nito. Ito ay may bigat na 3.6 kilogram. At noong taong 1983, nabuo naman ang IBF o International Boxing Federation. At ang belt na ibinibigay nila sa kanilang kampiyon ay gawa sa red leather, gold-plated ang mga metal ng 24 karat gold at may imahe ng agila. Nagtitimbang ito ng 4.1 kilogram. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga magagaling na boksingero sa iba't ibang sulok ng mundo at sa mga kontrobersyal na laban na nangyayari sa boxing sa mga organisasyong ito, noong taong 1988 ay nabuo ang WBO, World Boxing Organization. Ito ang pang-apat na organisasyon na mamamahala sa boxing sa mundo. Ginawa nitong balanse ang lahat ng boxing events sa mundo. Ang championship belt naman na ibinibigay ng WBO ay gawa sa brown leather, gold-plated ang metal at nagtitimbang ng 3.6 kilogram. Ang mga championship belt sa apat na organisasyon ay gawa sa mano-manong kamay ng mga artist mula sa iba't ibang kulay ng special na leather, ang itim, berde, pula at brown. Mano-manong ginawa ang mga disenyo ng mga ito. Depende sa organisasyon na nagpapagawa ng mga belt na ito. Gagawa muna ng disenyong hulmahan para sa mga metal nito bago ito ay gold-plated. At maingat na lalagyan ng mga precious stone gaya ng emerald at diamond. Ang paggawa nito ay tumatagal ng 4 na linggo hanggang 6 na linggo. Ganito kabusisi at kahirap gawin ang championship boxing belt. Pero may isang bukod tanging boxing belt na napakamahalang presyo. At ang belt na ito ay gawa ng WBC na maglaban si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ang labang ito ay tinawag na Fight of the Century. Ang WBC championship belt ni Mayweather at Manny Pacquiao ay $1 million ang halaga. Meron itong 3,017 pieces of emerald stone, 800 grams of 24 karat gold, 165 plugs ng iba't ibang bansa. Bukod dito ay may 4 na malalaking gold coins na may imahe ni Jose Sulaiman, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao
at ang the greatest na si Muhammad Ali. Ginawa ang belt na ito sa loob ng 6 na linggo. Sayang nga lang dahil hindi napunta sa ating pambansang kamao ang belt na ito dahil natalo po siya laban kontra kay Floyd Mayweather Jr. Hindi man nakuha ni Manny Pacquiao ang $1 million belt pero sa bandang huli ay panalo pa rin siya dahil sa pagiging mabuting tao niya. Noon kasing labanan ni Manny Pacquiao si Keith Thurman, nang manalo siya sa laban ay iginawad sa kanya ang WBE Super Champion Belt. Pero dahil sa pandemya at abala si Pacman sa pamimigay ng ayuda, hindi siya nagkaroon ng aktibidad sa pagbaboxing niya. Kaya binawi ng WBA ang Super Champion Belt at ibinigay kay Yordanis Ugas. Pero kahit ganito ang ginawa ng WBA, ay tinanggap pa rin ni Manny Pacquiao ang desisyon ng organisasyon. Masakit man sa kanyang emosyon at nakagawa ng pagkakamali ang organisasyon, hindi nagpakita ng sama ng loob si Manny Pacquiao at tinanggap pa rin ang kanilang desisyon na walang kondisyon. Pero noong 100th anibersaryo ng WBA na maglaban si Yordanis Ugas at Manny Pacquiao, natalo man si Manny Pacquiao ay panalo pa rin siya dahil ibinigay ng World Boxing Association ang WBA Champion for Life belt sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. And I hope to see you soon in Manila and give you the belt and everything else. It's a new one. Just let me know. You can play. Of course. Right. We'll see you tonight. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayon sa presidente ng WBA na si Guillermo Mendoza, ay humihingi siya ng paumanhin sa nagawa nilang pagkakamali na pagbawi ng belt kay Manny Pacquiao. Ayon kay Mendoza, ay hinahangaan niya ang pagiging mabuting tao ni Manny Pacquiao. Dahil kahit nakagawa na sila ng pagkakamali sa kanya, hinayaan na lang niya ito at di na siya nagsalita pa. Kahit siya ay senador na, nanatili pa rin ang kanyang pagiging mapagpakumbaba. Kaya personal na inabot ni Guillermo Mendoza ang WBA Champion for Life belt sa ating pambansang kamao sa ating bida, Manny Pacman Pacquiao. Ang WBA Champion belt ang pinakamataas na uri ng championship belt sa 4 na organisasyon dahil ito ang pinakaunang organisasyon sa lahat. At ang WBA Champion for Life belt ni Manny Pacquiao ay walang katumbas na halaga, hindi mababayaran ng milyong-milyong halaga ng pera ang simbolo ng kanyang bawat tagumpay at panalo para sa bawat isang mamamayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Si Manny Pacquiao ay ang buhay na kayamanan ng perlas ng silangan. Siya ang buhay na gintong yaman ng Pilipinas dahil sa kanyang mga tagumpay at karangalang pinamalas. Basta ikaw ay may pagsusumikap, siguradong matutupad mo ang lahat ng iyong mga pangarap kahit gaano ka pa kahirap. Manalig ka lang sa ating Diyos, dakilang Ama, dahil isa itong patunay na nasa tao ang gawa at nasa Diyos ang awa. Amen. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagmamahal, panonood at pakikinig nyo sa ating munting channel. I am Merchandiser. At kung bago ka lang dito ka Merchandiser, ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bidyong gagawin ko. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye. Lahat ng